Ito po mga story na ito, kahit paulit-ulit, they never cease to give us fresh insights and fresh lessons as well. All week is all about many great events, pero meron din sa mga side events, so-called, yung mga side stories, at yan din po ay marami tayong kakapulutan ng aral. Over the many years, we have always been doing messages on the story of the Holy Week. Kaya sa taon na ito ay hindi po tayo magkukwento ng main story, but we will focus on the smaller and lesser stories on the side. Kapagkat yan po ay mayroon din kapakinabangan. Sabi ng 2 Timothy 3:16, all scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. So kailangan po ay tayong makinig na mabuti sa diwa at sa tinig ng Espiritong Banal, because the answer and the guidance to our very questions now, maybe our very own needs, could very well be ready to be revealed to us at this time. Heavenly Father, we thank you for your goodness, for your kindness, and your mercy. Salamat, Panginoon, at kayo nag-restore ang aming pong emosyon, ang aming espiritu, maging ng lakas ng aming katawan. At sa sandaling ito, hinihiling namin, Panginoon, maging ikapagsalita po namin kayo. Mangusap po kayo na may kapangyarihan, mangusap po kayo na ng mga salita na hindi lang makapagpaparunong sa amin, kundi makakapagpabago ng aming buhay. Payapain niyo nga po kami, sino man yung mga suliranin ngayon, turuan niyo po kami ito isa-isang tabi at kayo po ang aming pagtuunan ng kansin. Turuan niyo po kami, Panginoon, na makinig ng hindi ibigay ng aming kaya nga sa iba, kundi sa inyo lamang. May you give us what it takes, patience, peace, serenity, to really hear you. And we ask you, Father, please be our speaker. Only use your servant as your footstool so we can lift you up, glorify you, and serve you. But be our speaker. We reject and rebuke in the name of Jesus Christ of Nazareth. All work, all presence are evil. And we pray, Holy Spirit, that you will excite us, enable us to understand the words of God. Father, we pray for you, enthrone you, we crown you in Jesus' mighty name. Great lessons from Holy Week side events. Meron mga side events po ang Holy Week. Mga istorya na hindi kasama sa main story, but nevertheless part of the big picture. And what are the great lessons from Holy Week side events? Matthew 26, verses 6 to 13. While Jesus was in Bethany, in the home of a man known as Simon the leper, a woman came to him with an alabaster jar of very expensive perfume, which he poured on his head as he was reclining at the table. When the disciples saw this, they were indignant. Why this waste? They asked. This perfume could have been sold at a high price and the money given to the poor. Aware of this, Jesus said to them, why are you bothering this woman? She has done a beautiful thing to me. The poor you will always have with you, but you will not always have me. When she poured this perfume on my body, she did it to prepare me for burial. I tell you the truth. Wherever this gospel is preached throughout the world, what she has done will also be told in memory of her. So isang babae na nagbuhos sa Panginoon ng napakamahal na pabango, ang binatikos ng kanyang mga alagad, ng alagad ng Panginoon, sinabi, luho naman ang babaeng ito, ang mahal-mahal ng pabangong yan. Bakit sinasayang? Dapat ipagbili na lang at yung pinagbilan, ipamigay sa mahihirap. At sila po itinuloy ng Panginoon. Sabi yung mahihirap, hindi na uubos, karami yan. Tignan niyo ang inyong paligid. Wala naman niya karito. Sabi, lagi niyong kasama yan. Ako, sandali niyo lang kasama, huwag yung panghinayangan, ang ibibigay niya sa akin na napakamahal at magandang bagay. At sa katunayan, ay inihahanda niya ako sa aking burol. So, binibigyan niya ng mga pabango at kung ano-ano. So, what can we learn here? A Holy Week side event. Offer the very best. Offer the very expensive to the Lord. Dapat ay kalimutan natin yung poverty mentality na lapasana lang may kinalaman sa church, sa mission, sa Christian work, puro tipid. Kailangan simplify. May panahon ang pagtitipid, may panahon ang pagsisimple, at may panahon naman yung exuberant and generous expression of our gratitude to God. Sa katunayan, that woman acted on divine guidance. Natuwa ang Panginoon sa kanyang ginawa, ibig sabihin sang-ayon yun sa overall plan of God. It was according to God's will.
side lesson, ng side lesson na yan, do not carelessly call an expensive offering, an expensive exercise, a waste. Huwag niyo tatawagin sayang. Hindi komot mahal, malaki ang halaga, ay sayang. Maraming mga mura na sayang. Bibili ka ng kayo mura-murang damit, kala mo nakatipid ka, pagdaan ng hangin, napilas. Nung natuluan ka ng ulan, kumupas at umitsi. Naging parang bra na lamang yung t-shirt sa liit. Mas mahal. Hindi lahat ng pagtitipid ay mabuti. Merong pagtitipid ng in the long run, napamahal ka pa. So, don't call, especially that which is done for the Lord and to glorify God, don't call an offering or an exercise a waste. Kalimutan ang poverty mentality. Kalimutan yung laging libre, laging mura. Anong sabi sa 2 Samuel 24? Yung i-offer itong tao, pero hindi, libre na lang. Sabi na, ayoko, babayaran ko ang i-offer ko. I will not sacrifice to the Lord my God, burnt offering. Kung ikaw magsasakripisyo sa Diyos ng walang halaga na hindi ako nag-gastusan, kailangan mag-gastusan ako, mas mahabdi, mas nararamdaman ko ang lalim ng aking pagbibigay talaga. Kanya, I will not offer to the Lord a burnt offering that cost me nothing. I will pay the price. What else can we learn here? Giving to the poor, over glorifying God with a very expensive perfume in that story, is not always the best thing to do. Sabi niya, the poor you will always have with you. But me? There are things that belong to me that should be given to me. And there are things that should be given to the poor. Huwag ninyong pagpapalitin yung dalawa. So do not neglect, brothers and sisters, the quality of your surroundings, even the quality of your church building, the quality of your instruments and tools in your ministry, so that you can give everything to the poor. Do both. Magbigay sa mga kapuspalad, magbigay sa mga nangangailangan, but never neglect to give the best to the Lord too. Hindi puro-puro na lang yung inatupag mo, hindi ka naman kinilimutan mo na yung glory ng Diyos. Huwag na tayo maglagay ng flush sa toilet ng church, ibigay na lang natin to the poor. Huwag na natin lagyan ng magandang ilaw yung church, kahit nangangapa tayo at lumabo lahat ang maka natin, ibigay natin sa poor. Kahit tumutulo na yung bubong ng church natin, huwag na natin iparipair, ibigay natin sa poor. Mali yun. Do both. Gawin pareho. The resources of God are always enough for both needs. Kasi ang kasalanan kumisa natin, sobra ang poverty mentality ng church, especially ng Christian church sa Pilipinas. We always equate poverty with holiness. Na pagka sobra naman yatang komportable, sobrang maganda, maluho, masama, magagalit ang Diyos. Samantalang pagtingin na natin ang mga utos ng Diyos na itinagawa yung tabernacle, nung ginawa nila Solomon ang temple, all the best materials went into it. At ang choir pa lamang, yung kanyang mga choir, libu-libo, full-time, nagtatrabaho sa temple, is to give glory to the Lord. Na pag kumanta, maganda, hindi yung mga itugok-tugok at mali-mali. Na ang mga instrumento tumutunog, at kung uso na lang yung mic, pagka nagsalita ka, hindi puputok-putok yung mic at pala mo may nagsasangal din sa loob, hindi maganda yung sound. In other words, quality. Huwag pinanghihinayangan ang gano'ng mga bagay because it not only serves the purposes of God, but it also reflects the glory of God. Na pag tinitingnan mo yung mga Kristiyano, yung itsura nila, yung mga gamit nila, mga instrumento nila, yung mga building nila, nasasabi mo na agad, God is glorious. Hindi nga hahuwi-huwiin mo ng konti yung mga talatalahid, ay, meron pala ditong kongregasyon. Pagkatapos yung surut-surut ka habang ikaw ay nakaupo, may dumadaang mga sawa sa iyong paa, may mga aso dumadaan, pusa, nagahabulan, hindi na lang glorify eh. It should always be our best effort. Ngayon, kung yun ay yung best natin, hanggang doon na lang yung resources, ang mahalaga, yun pa rin yung best. Hindi natin sinasabing dapat ganito yung cost, millions, eh kung ang afford mo lang, 1,000 or 100, eh di yun, pero ang mahalaga, titignan mo yung sarili mo, ito ba yung best ko? When I make an offering to the Lord, ito ba yung best? It cost me nothing ba? Or it cost me a lot? It is an offering cost a lot. The Lord Jesus Christ, when He offered Himself, gave us the standard of what it means and what it costs to offer. Siya mismo yung offering. Hindi yung tinitipid-tipid. Ano pa po ang matututunan natin sa mga Holy Week side events? Matthew 27, 3 to 5. When Judas, who had betrayed Him, saw that Jesus was condemned, he was seized with remorse
And return the 30 silver coin to the chief priest and the elder. I have sinned, he said, for I have betrayed innocent blood. What is that to us? They replied, that is your responsibility. So Judas threw the money into the temple and left. Then he went away and hanged himself. So ano nangyari kay Judas at anong pwede nating matutunan dito nung mapagtanto niya ang kanyang kasamaan na nagawa at ang kamali ang napahamak ang Panginoon na wala namang kasalanan. Sabi sa Bible, he was full of remorse, napuno ng lungkot, napuno ng guilt, pero nagpakamatay pa rin. Alam niyo kung bakit, kung anong kulang sa kanya, hindi siya nag-repent. So what can we learn? Do not stop at remorse. Move to repentance. Maraming ganyan eh, magkakasala. Ang sama ko, mali ako. Sorry na. Masabihin sa asawa. Next month, ginagawa na naman. Paano? Walang repentance. Puro remorse. At ang pinakamasagwang pwedeng mangyari sa nagkakaroon ng remorse lang, ayun, nagpakamatay. Na-guilty. Ang sama ng feeling. Pero hindi naman lubos at ganap na pinagsisihan, hindi lumapit sa Diyos para humingi ng patawad at pagbabago at paghuhuga. So anong nangyari? Naging pagpapakamatay. Do not be remorseful about your error. Repent. Kaya pagka mayroong mga asawa na magtataksi, kasamaya babalik-balik siyang uubo-ubo, umusuka ng dugo. Si asawa namang Marti, tatanggapin ulit. Pag lumusog na naman, lipad na naman ito, punta na naman sa iba. Sorry na. Kaya sa ating po mga ugali, sorry ha. Tapos uulitin. Ibig sabihin, walang repentance. You only feel bad about the sin, but not bad enough to decide to change. Not bad enough to think and to accept that only Christ can forgive us. So, do not stop at remorse. We have to repent. Ano po ang mga ginagawa natin mga mali na puro na lang tayo, I feel bad about my sin, I feel bad about it. Yun na lang yun, pero hindi naman nagbabago. Yan din ang ginawa ni Judas, he also felt bad. So if you feel bad about your sin, don't think you are made. Sabihin niyo sa katabi niyo, baka Judas lang yan. Diba? Yung mga pa-feeling-feeling bad na ganyan, palungkot-lungkot, baka si Judas din naman, nalungkot eh. But it should be above him. Dapat lampas tayo doon. Dapat may repentance. Complete turnabout from sin to God. 180 degrees dapat yung repentance. Yung repentance. Kasi may sin ka, tapos nalungkot ka, yumuko ka lang noon, napaiyak ka, tapos o sin ulit. Kailangan, anong gagawin? Repent. Go back to God. You've got to feel bad enough to stop sinning and to never go back. What else can we learn? Matthew 26, 31 to 35. Then Jesus told them, this very night you will fall away on account of me, for it is written, I will strike the shepherd, and the sheep of the flock will be scattered. But after I have risen, I will go ahead of you into Galilee. Peter replied, even if I fall away on account of you, I never will. I tell you the truth, Jesus answered, this very night, before the rooster crows, you will disown me three. Not one, three times. But Peter declared, even if I have to die for you, I will never disown you. And all the other disciples said the same. What can we learn? Brothers and sisters, never say never. Malay nyo, hindi natin, babae, lalo mga dalaga, huwag kayong maniniwala sa mga binatang pangako ng pangako. Usually, yung pangako ibinibigay para makauto. Kasi yung matapat ang layo niya, hindi na kailangan mangako, hindi na kailangan mang-uto pa. Anong, hindi natin alam, huwag yung sinasabi, naku, kung ako hindi ko gagawin yan. Ilisan mga Christian, nasabing self-righteous, mayroong madadapa, may makakamalit, naku, hindi pa ako, hindi, malinigyan talaga ako sa tayo. Alam naman natin ang tama, blah, blah, blah. Isipin nyo na lang na gustong gawin nyo yun, kaya hindi sabihin. Mahirap yung nasasalita ng ganyan. Proverbs 27:1, do not boast about tomorrow, for you do not know what a day may bring forth. Hindi pwedeng ipagyabang yung darating pa, hindi nyo alam anong pwedeng mangyari. And because we don't know, pray instead. At tayo rin po mga kapatid, do not be quick to trust anybody that always says never. I will never leave you. I will never forsake you. Si Lord lang ang totoo yun. Yung mga tao, pag sabi, I will never, sino
Sino siya para sabihin yun? Alam ba niya na malakas pa sa bukas? Maaaring malakas pa ngayon, pero malakas ba sa bukas? Never say never. So what else do the stories tell us? Matthew 26:59. The chief priest and the whole Sanhedrin were looking for false evidence against Jesus so that they could put him to death. Of course, ang presumption ng ating message ngayon ay alam niyo ang story ng Holy Week, no? Kaya binabanggit-banggit lang natin yung mga tira-tirasong bahagi ng kwento na yan. So the chief priest were finding and looking for false evidence against a very innocent man. What can we learn from that mistake? Do not knowingly convict or condemn an innocent person. Mga kapatid, huwag na huwag na alam nyo na walang kasalanan tapos ibibiin nyo. O kaya may mga tao na ibinibiin nila ng iba, alam nyo walang kasalanan tapos nananahimik lang kayo. Jesus is truth and the people of God must always stand up for the truth. Kailangan itinataas natin ang katotohanan, ipinagtatanggol, at yan ang ating inihahayag at ibinabantog sa ating buhay. Huwag na huwag na kayo mismo ay magkocondemn ng isang tao na alam niyo naman walang kasalanan. Para lang siya ang mapagbintangan at hindi kayo, ililipat niyo sa kanya ang problema. Kailangan ganyan yung mga manager, mga supervisor, o nagkamali sila ang sisisiyon yung mga clerk, yung mga staff under them, para yun ang magkaroon ng salary deduction o yun ang matanggal at hindi sila. Don't ever do that because you will no longer be on the side of truth. Kailangan yung totoo kahit sino magbayad, yung totoo ang manaig. So to refine that idea, what can we say? Do not knowingly condemn an innocent person. And also do not unknowingly condemn an innocent person. So kanina, knowingly. Also, do not unknowingly condemn an innocent person. How can you do that? Do your homework. Know the fact. Bago kayo magko-condemn ng isang tao, bago tayo magpapas ng judgment, alamin niyo muna lahat ang pasikot-sikot ng isang kwento. Hindi ko mo't merong nagsumbong sa inyo na nauna, yun na agad ang kakampihan nyo. At pagka narinig nyo na yung pangalawang bahagi ng kwento sa ibang tao naman, ayaw nyo na pakinggan dahil nauna na yung isang. Kailangan, pakisinggan nyo muna ang magkabilang panig bago kayo magbibigay ng inyong verdict. Kahit pa yung unang panig na lumapit sa inyo, ay nanay nyo, asawa nyo, anak nyo, magulang nyo, hindi pa rin sila above the truth. Jesus is truth. Kaya mahalaga na, hindi tayo nagko-condemn unknowingly also. Ay, naku, hindi ko alam yun, na-condemn pala kita. Pero ganun pa rin yun, na-condemn na rin natin. Kaya mahalaga ang tao, masipag magsaliksik. Hindi kayo naniniwala agad sa unang yung naririnig. Pakikinggan nyo yung iba pang dapat marinig bago tayo nagbibigay ng hassle. At kung babalikta rin natin yung lesson na yan, na matututunan natin sa mga priests and Pharisees, do not knowingly justify a guilty person. Pare-pareho magkakamag-anak yung pinag-uusapan natin. Ito naman, alam na alam mong guilty, gina-justify mo pa, kinakampihan mo pa, mali na nga. Maraming ganyan, magkakamag-anak, kasi homo ka mag-anak, kapi ka na, kahit mali. Dapat yung pag-ibig natin sa katotohanan ng Diyos, mas mataas kaysa pag-ibig natin sa kamag-anak. At yung katotohanan, pag kumilos yan, parang tabak, o sino matagpas, di matagpas, the truth must not be made to respect any person. The truth must prevail. So isa yan manalaman natin, you know, because the Lord Jesus Christ died because of false accusations and because of false witness, false testimony. Dapat namumuhi tayo sa mga hindi totoong bagay kasi yung kasinungalingan ang nagpa-di tayo sa Panginoon. Ang mga anak ng Diyos na nagmamahal sa Diyos, dapat nagmamahal sa katotohanan sapagkat Jesus ay katotohanan. Wala dapat say sa buhay natin yung mga falsehood, lalong-lalo't merong napapahamak na apwa. Kung meron kayong pagkakamali, aminin nyo, kahit kayo magbayad, yun ang tama. Pero pag hindi kayo nagbayad sa isang pagkakamali, may bayad pa rin yun. Minsan hindi nyo alam, iba pala ang bayad. Nagkamali ka halimbawa, sa isang kumpanya, meron ka nasirang gamit, wala namang nakakita kung hindi mo nasasabihin. O kaya meron kang maling desisyon, napahamak ang ibang tao o napahamak ang kumpanya, hindi naman alam ng iba o hindi mo nasasabihin. Hindi ka nasingilong sa harapan, on the surface, you were not made to pay. But do you know that the whole creation runs in perfect balance? So pag may debit, may credit. No? Kaya kailangan, aminin mo at nang magbayad ka na.
Kasi pag hindi mo binayaran yung pagkakataon na yon, sa ibang paraan, hahanapin ka nun at sisingilin ka at magbabayad ka rin. Minsan, hindi mo malaman bakit kaya ganito, hindi mo maalis-alis ang kasit ko, o bakit lahat na lang ng pera namin kulang, nakakapera kang konti, ang laki ng gasto, o bakit lahat ng ginagawa ko na lang bigo. Baka yung sinisingil ka doon sa mga utang mong ipinatwa mo, hindi mo binayaran, kaya ito ngayon naniningil sa'yo ang universe. Because lahat ng utang ay binabayaran. Hindi mo man bayaran agad, hindi mo man bayaran ang harapan, sisingilin ka pa rin. Nang katarungan ng Diyos, magbabayad ka pa rin. Kaya mabuti ka bayaran na agad. Kasi anong nangyayari sa utang na matagal hindi binabayaran? Anong nadadagdag? Interest. May interest yan kung singilin. Kaya siguro kung minsan, bigong-bigo tayo, hirap na hirap sa buhay. Marami tayong utang, hindi lang utang sa pera. Na dapat bayaran, tapos tinatakbuhan natin. Nasa singil tayo, nagtataka tayo kung ano yung nangyayari, hindi natin ma-realize na sinisingil pala tayo. Bakit tayo sinisingilin? Because the whole creation runs in perfect balance. Binabalanse ang lahat. Sa number line, may negative, may positive. May gravity, may weight, may counterweight. Lahat may balance. What goes up, goes down. So, ang inuutang, binabayaran. Mahalaga po yan. Do not knowingly justify a guilty person. It is guilty. Another lesson from Matthew 26, verse 63. The high priest said to him, meaning to the Lord, I charge you under oath by the living God. Tell us. Tell us if you are the Christ, the Son of God. And he said, the Lord, kasi hindi ko sa libid ng galang sa inyo. Ginawa ng preso, sinipulas-pulas ang kanyang barok. Sabi niya, blasphemy, blasphemy! Anak daw yan ng Diyos. Kaya talaga naman, kaya lang hindi niya alam. So what lesson can we learn? Do not readily judge what you do not understand. And don't call it blasphemous or wrong. Hindi komod hindi na iintindihan ay mali na. Marami tayong hindi naiintindihan. Naiintindihan niyo ba kung paano yung tubig sa Amboklaw Dam nagiging kuryente? Hindi. Konti lang nakakaintindi dito. Naiintindihan niyo ba kung paano yung mga tubig yung kinukuha sa gripo yung nilalagay sa bote at ibitinda sa inyo? Naging mineral water? Nang iba binabahaya? Hindi natin alam. Naiintindihan ba natin kung anong nangyayari pagka kayo nahihiwa? At dudugo, tapos biglang maaampat yung dugo, titigil sa pagbaloy. Ano yung nangyaring proseso? Hindi. O konti ang nakakaalam na, ano yung mga thrombin talaga, ano yung mga threads, ano yung mga blood cells, blah, blah, blah. Diba? Pero hindi ibig sabihin na hindi nyo naitindihan, ay mali na agad. So pag nakakarinig tayo ng ideya ng isang tao, sa kaiba sa ating dati ng narinig, sa kaiba sa ating kaniniwalaan, o naitindihan, huwag nyo agad sasabihin wrong. Malay nyo, tama. Maraming ganyan kumisan, lalong-lalo sa mga religious circles. Ang tendency ng mga sekta, ng mga kongregasyon, pag may ibang grupo doon nakakaiba ng konti sa kanila, ito-check sila agad na wrong. So, sabihin agad sa panic. Evil. Demonic. Malay nyo. Ang isa nga sa mga pinagkamalaking pagkakamali ng mga tao was when they called the work of the Lord, the work of Beelzebub. Is the Lord the way, principle ng mga demonyo? Kasi daw nagpapalayas ang demonyo. At doon isinunod ni Lord yung sabi, may mga sin na hindi papatawarin. And obviously, it is calling the work of the Holy Spirit the work of the devil. Yun yung hindi papatawarin sa'yo. Kaya kayo magdahan-dahan ang pagbibigay ng judgment. Ngayon, kung obvious na obvious na naman sinasambara si Satanas, nang kukulam, eh siyempre, huwag naman kayo sobrang maingat na huwag naman, baka tama. Kasi obvious na na mali. So, pero unless it is so obvious, withhold your judgment. Patuloy po ganon, mga biyanan. Hindi ka hindi nyo naiintindihan yung ginagawa ng manugang nyo, tapos i-judge agad mali siya, kayo agad yung tama. Ganon din naman yung manugang sa biyanan. Kaya lagi yung manugat biyanan, except for a very few, pag magkasama, World War III, Ed sa 10, ang nangyayari. So, paano i-judge yung agad? Mali-mali ng biyanan ko, ang mali-mali ng manugang ko, don't judge. Withhold your judgment. Tatanong-tanongin ba naman nila si Lord? Ikaw ba anak ng Diyos? Sabihin niya, sabi niya, oh, blasphemy! Ong OAOA, ng high priest, patilag-tilag pa ng baro. Eh, sa totoo naman,
Gano'n kaya karaming totoo ang minamaltrato natin? Sinasabi natin wrong or blasphemy. Another lesson is from Pilate. Matthew 27:19-20. While Pilate was sitting on the judge's seat, at ang Panginoon nililigis ko, his wife sent him a text message. Sabi ng text, "Don't have anything to do with that innocent man, for I have suffered a great deal today in a dream because of him." Pero siyempre, hindi ganun yung spelling ng text. Pag-text kasi wrong spelling. So sabi ganun, "But the chief priests and the elders persuaded the crowd to ask for Barabbas and to have Jesus executed." So ano nangyari? Nililipos ni Pilate si Lord. Walang makitang kasalanan. Siyempre, may legal mind siya. Gobernador siya, alam niya yung batas. Wala namang nilabag na batas. Puro religious issue. Hindi mo pinagbabawal ang Roman religion. Ano ba? Asawa, nagpadala ng note. Puno, huwag kang, huwag na huwag kang. Kasi alam sa taong yan. Napanaginipan ko. Innocent ko siya. Pero anong ginawa ng mga pare? Inulusula ng mga tao. Pag nagpahingi ng pawawala na regalo sa atin ng gobernador, ang hingin si Barabbas, halin talagang masamang tao. Huwag si Jesus, ipapakos niya. Pero, ang gobernador, gusto niyang i-please yung relihiyon. Di ba parang familiar, ang mga tao sa gobyerno nagsisip-sip sa mga religious leaders para taga-boto nila ang mga relihiyon? Di ba? So si Pilate, kahit alam na niya na walang kasalanan sa Jesus, ano na ginawa? Naghugas na lang sa palanggana ng kamay na ganyan. Wala akong pakialam sa inyo. Basta iboto niyo ako, ha? Huwag kayong gagawa ng gulo dyan. Baka makarating sa Roma, tanggalin ako dito. Mahalaga sa akin ang political position ko. I don't care about your faith or lack of it. So ang mga pari naman, dinala sa luneta, dinala sa EDSA ang mga tao. Barabbas! Barabbas! Ang gusto namin. Diba? Ayun, napahamak si Jesus, si Barabbas na kawala. Anong lesson? When faced with opposing pieces of advice, advice ng mga pare at saka advice ng asawa niya, when faced with opposing demand, be careful with the party with vested interest. At handa niya. Pag may bumubulong sa kaliwa, may bumubulong sa kanan, sa ibabaw, sa ilalim, pagdudahan niyo yung mga bumubulong na mayroong mga gusto na mangyari, na advantages para sa kanila. At siyempre, meron sa blessing yan. Mga pilot, listen to your wife. When she is reasonable, kailangan nakikinig tayo sa advice. Beware of religious leaders that use their followers as political tools and political numbers. Hindi bago yung mga ganyan eh. Yung ginagamit ang taong bayan pamparami sa mga rally. Panahon pa ni Jesus, sinakot na ng templo yung kanilang mga pakawalang tao doon sa plaza para magsisigaw ng Barabbas, Barabbas, Barabbas ang pawalan, crucify, crucify, Jesus. Noong pa man nakikialam na mga pare sa politika hanggang ngayon. At ang mga mananampalataya, indisturuan ang mga kabanalan at mga tukos sa salita ng Diyos, hinahakot sa mga public places, pamparami, para pakinggan ng mga politiko. Hindi natin alam kung ano mga premyo ang ibibigay sa mga politiko later on. Alam nga namang wala. So ang mga kawawang sambayanan, ginagamit lang ng mga makapangyarihan ang parami. O di ba tayo mga butante lang tayo ng mga politiko? Pag naiboto na sila, nilimot na tayong lahat. Maaalala ka na lang ulit pag eleksyon. Naku, mga ilan-ilan lang. One siguro in a thousand. Yung masasabi mong ito talaga, naglilingkod sa bayan. Pero naku, huwag kayong maniniwala yung mga anak niyong gusgusin eh, biglang yayakap-yakapin ng asawa ng mayor at hahalik-halikan. Napakalaking mga kalapastangan at kasinungalingan. Pagpasok nun sa kotse, naliligo ng alcohol gel. Naniniwala ba naman kayong ganun nila kamahalan yung mga bata na lumalabas na ba sa mga... Sino ba? Nakalagay ba sa mga bulletin board natin, yung mga litrato na? Hindi na. Hindi na kailangan. Alam ng Diyos ang mga ginagawa natin. Hindi na kailangan i-display mga ganyan. Kawawa ang mga kapuspalad at ang mga mamamayan. They are used and reused over and over by politicians and religious leaders. Kailangan mag-isip-isip. Makinig tayo sa tamang payo.
Matthew 27:24 also tells us another story and another lesson. When Pilate saw that he was getting nowhere, pinipilit na kasi wala namang kasalanan si Jesus. But that instead, an uproar was starting, no? Nagsisimagsik ang urban tour. He took water and washed his hands in front of the crowd. I am innocent of this man's blood, he said. It is your responsibility. This is the most careless statement I have read in the New Testament. The governor who has the power over life and death, the governor who represents the strongest government at the time, the Empire of Rome, before his subjects, the Israelites, who were only colonies of Rome, the emperor who was backed up by the mighty Roman army and backed up by the law, says, I am sending this man to death. Hindi ko yung kasalanan, kasalanan niyo. What a very irresponsible statement. Dahil, ang inisip niya ang kanyang political career. Pag ginawa niya ang tama, nanganganib ang kanyang political advancement. Dahil, hindi siya i-endorse ng mga pare. Magrarally yung mga pare, baka magrally pa hanggang Roma, matanggal siya sa kanyang posisyon. So sabi niya, wala akong pakialam sa inyo. Ang gusto ko lang ang aking posisyon. Wala akong pakialam that an innocent man is going to die. I just care for my own interest. Natakot siya sa tao. Natakot siya sa dami. Natakot siya dun sa mga crowd. So what can we learn? Do not be swayed by the mob. The majority is not always right. In fact, most of the time, the majority is wrong. Sabi nga sa Bible eh. For the gate is wide and the way is easy that leads to destruction, and those that enter by it are many. The way is narrow, the road is hard that leads to life, and those that enter by it are few. So, konti lang yung tama, majority wrong. So, do not be swayed by the mob and by the crowd, do not be swayed by numbers. Huwag kayo masyadong umaasa sa numbers, numbers, numbers. Manindigan sa totoo, manindigan sa tama. Kumisan sa church work, ganyan din eh. Ang hirap-hirap naman magpa-Sunday school, ang hirap-hirap naman education pa, ang hirap-hirap naman meron pang lesson 1, 2, 3, 4, 5, 6, at may interview pa, meron pang graduation, hirap. Bakit na lang hindi kumuha ng isang malaking-malaking auditorium, maglagay ng magandang music at isang magandang message, at lahat ang tao pumasok, tapos na, maraming umatend. Madali. But we don't cater only to numbers. We like people to learn. That's why you do it the hard way. But sometimes, kumisan, when you see crowds, akala mo successful ka na nga. Maging success, you always have to check ourselves. Hindi laging marami bang tao, marami bang umatend, ilang libo kayo. Hindi naman laging paramihan ang mahalaga. You know, the Lord, for instance, concentrated only on His few disciples. Bihirang bihira si Lord na merong public ministry na maraming tao, bihira yun. Kadalasan, ang tinuturuan lang yung konti ng mga disciples. Pero, quality teaching ang nangyari. Pag alis niya, yung mga disciples ngayon, turn the world upside down. Hindi lagi tayo dapat impressed with numbers. We like numbers. We love many people coming to our worship services so we can serve more people with the same effort so that more people can be served and so that more people can be made happy and they also make us happy and we serve them and they serve us. It's good. But it's not the end and it's not always the most important. Huwag kayong laging crowd pleaser. May mga panahon na yung pag-iisa at paninindigan ang kaisang-isang bukod tangi na kagalang-galang na posisyon. May mga panahon at may mga gobyerno at may mga rehimi na tangi ang mga kulungan lang niya ang kinalalagyan ng mga tunay na kagalang-galang na tao. Yung mga hindi pumapayag sa mali, tuloy kinukulong. Pero yung mga nakikisama at nakikipayag, kirami-rami nun. Hindi laging nasa marami ang tao. At kung kinakailangan mga kapatid na dumarating sa ating buhay yung maninindigang kamag-isa, subalit alam mo tinatawag ka ni Lord, kailangan din. Yun ang ating cultural redemption ministry, nung una yan, mga 5-7 years ago, bukod tangi tayo dito sa buong bansa na ito. Kung ano-ano ng mga paratang ang mga naibigay sa atin at mga kung ano-ano mga bansag, mayroon yung mga demonic, mga mangkukula, mga kung ano-ano, mga alam nyo na, mga term sa mga seminaryo, mga syncretism, mga tisim-tisim na ewan ko ba kung naiintindihan nila. Pero kailangan manindigan ka.
Kasi alam mo na yun ay hindi mali. At yun ang calling sa'yo ng Panginoon. You have the scriptures, you have the Bible to always check yourself. Tama bang ginagawa ko? Hindi lang tayo laging nakikisama. Meron din isang magandang kaugalian ng ating bansa at yun ay paninindigan. Sobrang nalilimutan kasi ang lagi nilang isinisid sa utak ng madla, pakikisama, para madaling isway ang mga crowd. Para madaling kontrolin. Do not be swayed by the mob. What's important is you face God every night before you sleep. And you know that you're doing the right thing. So may kakamti ka o wala. Alam niyo ba, pag gumagawa kayo ng tama at nagagalit sa inyo ang marami, pero kakamti niyo ang Diyos, kayo lang, Diyos lang at kayo, you and God are the majority. Hindi kami ang kami lang ng Diyos na magkakampi. Pagkasama mo yung Diyos, kayo na yung majority. Do not perish along with the world. Because you know what the world will get from God. Mark 16 verse 1 also tells us another lesson. When the Sabbath was over, Mary Magdalene, Mary the mother of James and Salome, bought spices so that they might go to anoint Jesus' body. So, sino-sino ang tatlong babae ang nagpunta sa libingan? Si Mary Magdalene. Yes, Mary, the mother of James, at si Salome. They went to the tomb. Not Mary, the mother of Jesus. You might say, what's the lesson? Hindi si Inang Maria, kundi si Maria Magdalena ang tauhan sa salubong. Anong lesson? Bakit yung mga salubong na ginagawa sa buong Pilipinas, kaya ang Inang Maria ang nandun? Nagdadagitin ng isang anghel na manika ang kanyang lambong na belo dahil nagsalubong na sila at bumangon na si Kristo. Do you know that it is a lie? Alam niyo ba isang napakalaking kasinungalingan at panliling lang sa mga tao na si Inang Maria ang pumunta sa libingan noong resurrection day? Hindi. Si Maria Magdalena. Nabasa niya. Nasa scripture. Hindi ka isa pa pangalan. Si Mariang ina ni Jane, si Mariang Magdalena, at si Salome. Eh kung basta Maria lang inilagay, baka pa tayo magkamali eh. Alam niyo mo yung araw kung gano'ng karami ngayong June, gano'ng karami yung Maria noon. No? Ang dami, lahat ng tao, Maria. No? So, in-specify. What lesson can we learn here? It seems so small, right? But it's not. Lesson, do not just believe religious teaching. Do not just believe religious tradition. Check the Bible. Hindi ko mo sinabi ng pare, sinabi ng pastor, sinabi ng ministro, sinabi ng simbahan, maniniwala na kayo agad. Ang sino mang tunay na mangangaral na may pag-ibig sa katotohanan at paggalang sa Diyos at sa salita ng Diyos, hindi magagalit kung sasabihin niyo, teka ho, bago ko maniwala, titignan ko muna sa Bible kung biblical ang sinasabi niyo. Kung talaga makadyos yung nagtuturo, matutuwa pa. Sige, ang galing nyo naman, hindi kayo pwede kutuin. Pero iba na ko, magdaramdam ako niyan, hindi ka nagtitiwala sa akin, mag-check ka pa, hindi magdamdam ka. Sa Acts 17:11, matapos magturo si Paul, anong ginagawa ng mga taga-Berea, now the Bereans were of more noble, anong karakter? Noble character than the Thessalonian. For they received the message with great eagerness and examine the scriptures every day to see if what Paul said was true. Kita niyo? Si Paul nagtuturo, yung mga taga-Berean, kaya tingnan muna natin sa Bible ang sinasabi niya, no? Baka kung ano na yan, titingnan nila, ah, biblical, sige, okay. At ang tawag sa kanila, noble. Mas noble daw sila. Mas tama, mas kagalang-galang, mas mahusay. Bakit? Hindi sila naniniwala agad. Pero kung dapat nang maniwala, naniniwala na. Pero hindi agad-agad. Hindi nagtitiwala agad. Tulad nun. So ang nakikita nyo lang halimbawa, ang prosesyon ng salubong, hindi kayo nagbabasa ng Biblia. O edi nadaya na kayo, akala nyo nga si Mariang Ina ang nagpunta doon sa libingan. Eh hindi naman at si Mariang Magdalena. Bakit ginagawa nilang ganun? Ewan. Pero hindi yun totoo. Kaya huwag naniniwala basta sa tradisyon. Basahin ang Biblia. Great stories have great lessons. But even the side events, like those we mentioned now, can teach so much truth. We discussed 8 lessons today.
I wonder if you were counting. But which of the 8 lessons were for you yesterday? Which are for you today? Which will be for you tomorrow? Kailangan tandaan natin. Kung nagkamali na tayo nung araw, ituwid. Kung nagkakamali tayo ngayon, stop! At ituwid. At sa darating pang bukas, lalo naman under our control pa dahil hindi pa nangyayari, baunin natin ang mga katuruan na ating pinag-aralan. Ano ang lesson number 1 natin? Natatandaan niyo ba? Offer the very best, the very expensive to the Lord. Ano pa ang lesson number 2 natin? Who remembers? Do not stop at remorse. Move to repentance. Number 3, never say never. Number 4, do not knowingly convict or condemn an innocent person. And 5, do not readily judge what you do not understand. 6, when faced with opposing points of view, be careful with the party with vested interest. 7, do not be swayed by the mob or the crowd. And 8, do not just believe religion. Do not just believe religious teachings. Check the Bible. Pag tinandaan natin yan, napakaraming pagkakamali ang maiiwasan natin. Psalm 119:11. I have hidden your word in my heart that I might not sin against you. So remember the lessons of the Holy Week side event. And let's thank God. Although it happened almost 2,000 years ago, it still teaches us lessons today. Learn from the character at nang hindi masayang ang dugo ng Panginoon ang siyang natigis noong panahon na yun na inaalala natin. Tayo pa yung mukusap presensya ng Diyos at mag-isip-isip. Ano ang personal lesson para sa atin? Ano ang itinuturo ng kasaysayan? Anong babala ang ibinibigay? Ang manaming Diyos, kami priya, lumalapit at ipapasalamat sa inyong mga paalala. Turuan nyo nga po kami. Our learning is very much incomplete. What we know is little. What we do not know is immense. Patuloy na buksan yung aming isip ang mga. Ipamukha at ipakita ang aming mapagkakulang at pagkakulang. Palakasin mo kami ng katotohanan. At nang sa gayon, maituwid ang lahat ng mahal ng aming isip. Kung may mga tao, Panginoong, nakikinig ngayon ng iyong mensahe. Napanay na lang paulit-ulit ng kasalanan, puro na lang ang sorry, confession, ang confession. Lord, convict our hearts so that we may move from remorse to true repentance. Repentance that doesn't only say sorry, but repentance that says, I'm so sorry and I'm sorry enough to turn my back on this which I am sorry for. Tulungan niyo po kami, Panginoon, not to take it lightly, huwag kayong biru-biruin with the same confessions that you keep repeating na walang atento ang aming spirituality. You cannot be mocked. Teach us to respect you, O God. And teach us to respect even the beautiful ministry of confession. That we don't cheapen it by taking it lightly and confessing the same things over and over and over without improvement in our character and spirituality. Turuan niyo po kami, Lord, ngayon, as we observe Holy Week. Ang darating na araw pa, huwag namin malimutan ang tunay na halaga. Bakit namatay ang iyong anak ng Jesus para sa amin? Na hindi lang para iligtas kami sa kaparusahan ng kasalanan, hindi para rin iligtas kami sa presensya ng kasalanan sa aming buhay. Because Lord, not to focus only on being saved from condemnation, but also being saved from the presence of sin in our daily life. Because your Son Jesus died for our sins. Teach us to hate sinful lifestyle. Yung mga tinatawag na alternative lifestyle that's not in accordance with your will, Lord, teach us to look at it correctly, in a biblical perspective. Teach us to love the truth and not falsehood. Mga kapatid, sa ilang saglit pa ng kahimitan sa Panginoon, nakipag-ulayo po tayo. Ask for a very personal message.